ang pagkakaalam ko doon sa kwento ng mama ko, kasi ang mama ko, siya yung parang apo na nung pinaka apo ko sa talampakan, yung lolong-lolo na nga. Kasi lolo, makulolo na rin siya doon eh. Yung ano ko, yung lolo na Riolo ang apelyido, ang ano niya. Bali noon, nung unang panahon daw, yung mag-asawang yun na Riolo, yung lolo ko na sa tuhod, sa talampakan na nga, ang naglalaba daw yun. Tapos, habang naglalaba sila, may nakita nga sila, yung yan na nga, Santo San Roque, na kumbaga sa ano, nakasama sa pag-agos ng tubig, kasama yun. Tapos, pinulot nung ano, nung lolo, nung nga yung lolo ko, pinulot siya, pero napakaliit na santo lang yun. Tapos, nung pinulot yun, sabi nung ano, eh kasi yung mga lolo ko noon, religyoso sila, na ano nilang santo. Tapos, nung ano, pinulot nila yun, dinala nila sa bahay. Tapos, pagdating sa bahay, nagtanong-tanong sila doon na, kasi na ano nila, niya santo niya ito. Nung pinagtanong nila sa church, sa ano, pinaganoan niya, na San Roque pala yun, na santo. Tapos sabi nung church, i-ano daw sa kanila, i-dala. Yung bang dadalin sa church yun, na santo. Tapos, yung lolo ko naman daw nun, syempre, kumunapulot lang nila, hindi na lang nila sa church. Hanggang sa nung gabi, nagkaroon ng lightning, yung naggulog, nagidlat. Tapos yung yung pare ng mga unang panahon, na ano nila yung santo na wala doon sa pinaglagyan nila. Napauwi doon sa lolo ko ulit. Kaya yun, doon na simula yung kwento na milagroso pala niya. Parang yung nag-ano sila na nagmilagro nga, kasi ayaw pa yung pala ang ano doon, kaya pala ganun. Ayaw dalhin sa church. Kaya yan si ama, hindi na iyan na ibalik sa church, kasi nga dito na yan sa ano, sa yun sa Barangay Bongoran mismo. Tapos ang ginawa ng lolo ko, gumawa sila ng bahay-bahay. Para bang kumbaga sa ano ngayon, ay parang chapel na rin. Pinagnunobedahan nila, tapos yung ginagawa ng isang religyosong tao, kasi mga yung mga lolo ko talaga religyos sila. Naisip ngayon ang lolo ko noon, kasi ng mga panahon na sabi niya, paano kaya niya natin mapalagyan ng yung malaki-laki ng chapel, kasi nagdalagsaan na yung mga tao, yung kumbaga nakikilala na nga siya. Ito daw si ama, napunta doon sa, kumbaga sa ano, anong tawag yan, yung sa Elawood, yung sa parte ng papuntang Ligaspi. Ang matanda siya na para nakikilimos, yung naghihingi siya ng abuloy, na ang inihingi niya, hindi pera, kundi kagamitan ng paggawa ng chapel. Ngayon yung latest nga, itong mga ano, siguro mga 2 years ay gumaganyan. Yung mga nagsisipag-simba dyan, parang nakikita, kumbaga siguro na ano sila, i-example ko nga dito, yung asawa ni Rene, si napuntahan daw yan, nasa kwarto daw yan, napuntahan niya ng aso, yung pala aso yun ni ama. Napunta niya ng aso, sabi na nag-ano nga daw yung asawa ni Rene, si, at marami silang aso, ibang klaseng aso, hindi man lang kinahulan nung mapunta yung aso ni ama doon. Tapos nung naano ni Rene, si, iba niyang klaseng ano niya ito, yung asawa daw, parang nakita na niya daw niyang asong yan, kasi napunta na rin dito sila sa ama. Tapos yun na, doon sila nagtaka, bakit niya kung ibang aso dito pumupunta, kinakahulan. Samantalang yun, napunta hanggang doon sa kwarto daw nung asawa ni Rene, si, yun ang kwento ng asawa. Ayun, tapos sabi na, yung palaan niya. Tapos yung ginawa naman ng asawa niya, pumunta dito sa barangay, tapos pumunta dyan kay ama. Sabi niya, ito talaga yung asong pumunta sa amin, sabi niya ganun. Tapos nag-ano siya kay ama, bakit ama, ano ba ang ano mo dito, kumbaga sa ano. Hanggang sa naisip na lang ni Rene, ano ba niyang kailangan mo dito, kung bakit nagpapakita ka, pero aso lang naman ang pinag-ano niya. Ayun pala, nagparang na ano sa ano niya, ito bagang yung sa likod baga ni amang tiles, kay Rene si yan. Kasi yan yung naano ni Rene si noon na, siguro ito ang kailangan ni ama. O, kaya nakapag-donate sila dyan. Yan na tiles na yan sa likod ni ama kay Rene si yan, dahil kay Santo San Roque rin. Kumbaga siya ang gumagawa ng paraan para maano. Kaya ang dami nagdo-donate dyan. Tuwing sasapit na ang May dito, ang piyesta dito sa Bongoran ay tuwing ikatatlong linggo ng Mayo. Siyam na gabi, meron kaming tinatawag na aurora. Yung mga tao dito, halos lumalabas sila, kasi yun ang highlight ng gabi dito tuwing sasapit na ang May kapiestahan ni ang ama. Tuwang-tuwa ang mga tao dito kasi yun ang mga kasiyahan nila, dahil
Yun ang tradisyon dito. Tuwing unang gabi ng Aurora, ilinalabas namin yung maliit na Amang San Roque, dinadala doon sa Purok Uno. Tapos yung pagkatapos ng siyam na gabi, Amang San Roque na maliit na dinala doon sa Purok Uno, dinadala naman doon sa simbahan. Tapos inaano namin sa ilog para ba yung tinatawag dito namin ng buya. Maraming tao ang nagdadala kahit saan-saan sila nanggagaling. Mga kung saan-saan sila nanggagaling, yung mga bakasyonista, marami silang pumupunta. Pag oras ng kapiestahan dito kay Amang San Roque, meron mas. Nagsisimba dito ang mga tao. Kaya itong piyesta dito sa Barangay Bongoran, napakamilagrosong santo ito. Kasi ito ang nakakagaling ng may mga sakit. Kaya maraming nagdadalo dito. Kaya nga meron nga ditong isang taga dito sa amin na dinalaw siya ng itong Amang San Roque namin na parabang siyang humingi ng tulong. Napaka milagroso talaga niya. Ito talaga totoong pangyayari. Kasi yung dinalaw ni pinuntahan ni Amang San Roque yung meron mayaman dito sa aming lugar, hiningaan siguro siya ng tulong. Pagkatapos noon, talagang pumunta siya dito sa chapel. Yun nga, nagtulong siya dito sa chapel. Kaya ang chapel namin maganda na. Pagkatapos ng siyam na gabi, yun nga, dinala namin si Amang San Roque sa simbahan, nagbuya. Pagkatapos, nagkaroon kami ng misa sa oras ng kapiestahan. Maraming tao talaga dumadalaw dito. Sa paniniwala ng aming patron, Señor San Roque, ay isang milagrosong patron. Sa katunayan, maraming nagpatotoo na ang patron namin ay talagang milagroso. Sa mga panahon ng Mayo, nagkakaroon kami ng mga activities na yun na nga ang sinasabing ng Nine Nights Novenario ng Santa Aurora. After that Nine Nights, ang ika-sampung araw, which is araw ng Sabado, ito po yung tinatawag naming Fluvial Procession. Sa amin, ito ay tinatawag na Buya. Magmimisa mula doon sa pinakaunang purok ng aming barangay. After the mass, dadalhin na naman siya doon sa aming parokya sa St. Michael the Archangel Parish. Na pagkagaling doon, siya po ay ibababa na sa ilog. Dito sa Kabilugan River, dito po ito po ginaganap ang Fluvial Procession. Habang po ang tao, pasan-pasan ang aming mahal na patron, Señor San Roque, mula sa simbahan patungo sa ilog, ang mga tao po ay nagsisigawan ng Viva Señor San Roque. Viva si Ama. Ibig sabihin, kami po'y nagpapasalamat sa mga biyayang iyong binigay sa amin, sa mga sakit ng iyong tinulungan mo kaming ito'y mapagaling. Habang po ito ay pababa sa ilog, hindi na po magkaumayaw ang mga tao dahil sa dami po talaga ng mga buyadores, mga deboto sa aming mahal na patron. Ito po ay ikinakarga sa tinatawag na pagoda. Ang pagoda po ay made in Kawayan na ito po ay pinagagawa noong mga panahon na yung mga kalalakihan na tuwing Sabado sila po ay naiipon doon sa ilog to make this pagoda. And then, after po na mailagay si Ama doon sa pagoda, nagkakaroon po ito ng sabuya ng tubig na patunay na kami lubos na nagpapasalamat sa biyayang aming natanggap sa aming mahal na patron. Kahit po ikaw ay hindi nasa ilog, pag ikaw po ay binasa, laking pasalamat mo yun kasi kabilang ka sa mga buyadores. Mula po sa Purok Uno, dinadala po ang aming patron, hinihila siya ng kalabaw at ng mga tao. Yung mga kalabaw po, yun ang nauuna doon sa pagoda kasi sila po ang may lakas na maglakad sa tubig, pahatak ng aming pagoda. Dinadala po siya doon sa iraya na tinatawag, doon po sa dulo kung saan nandoon ang kanyang chapel. Kasi po, yung ibinoboya po o isinasakay sa Fluvial Procession, yung po yung replika na lang po ng aming mahal na patron
Kasi yung aming tunay na patron na nakuha po yun na maliit lang hanggang sa lumaki ng lumaki, hindi po yun nabubuhat dito sa aming pagbuya. Kasi may araw po, o may Mayo, o may taon, na mababaw yung ilog. Nag-iisip na po yung mga tao kung paano mahihila si Amang San Roque o mahihatak yung pagoda sa kababawan ng ilog. Ito po ay talagang milagro kasi tuwing sasapit ang Fluvial Procession na ang oras ay alas 5 ng hapon, alas 3 pa lang po ay umuulan na. Umuulan siya ng malakas, biglang pag-ulan na patunay na yung ilog ay lalalim. Para po siya ay madala, mahatak ng kalabaw at mahatak yung lubid ng pagoda ng mga tao para siya madala sa kanyang tahanan, which is po na yun ang kanyang chapel doon sa bandang Iraya ng aming barangay. Kasi po yung aming barangay ay isa pong barangay na mahaba. Kung gaano po kahaba yung barangay dike, ganun din po yung kahaba ng barangay. Kaya yung dulo po, dito po nag-uumpisa ang boya, doon naman po siya ihahatid sa kanyang bahay, which is po yung chapel.